Bubuksan. Ayan po ang itsura ng manok. Siyempre ilalagay na natin yan dito para mas maganda. Ilalayo natin yung konti. Iuurong natin konti. Hi mga kabayan, mga ludi, mga idol. At ako po ngayon ay mag-unboxing ngayon ng Icon Air Fryer. Ito po ay magandang klase at hindi na po masasayang yung mantika nyo dito. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano po siya gagamitin. Mayroon siyang dapat nating gawin at hindi dapat gawin. Ayan po. At ito naman ay hindi natin siya lagyan ng mantika. Magagamit natin to at magandang gamitin. Ito pong wattage niya ay 1,300 at saka 1,500 volts. Maganda pong klase to siya. At bagong model ng air fryer. Ayan, bubuksan na. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung loob. Ito po yung laman niya. Ito po yung manual niya. Mayroon po siyang English, siyempre sa likod, kasi Arabic yan. At magandang klase ito, mga kabayan, mga idol. Ayan. Kabalot pa. At magandang klase ito, kasi pwede na rin siya sa French fries. Kahit na walang mantika, ilalagay nyo lang. Maya-maya, ituturo ko po sa inyo kung paano lutuin yung manok na buo. At syempre, nagmamarinit na ako dun. At ito po yung labasan niya. Yung singaw niya, huwag po siyang takpan dito. Dahil ito po yung labasan ng hangin niya galing sa loob. Magtaka kayo kasi pag umaanda to, syempre, sisingaw yung ano niya, hangin malakas. Ito naman ang guide niya sa mga dapat nating i-guide yung mga degrees. Halimbawa, manok 180 degrees in 30 minutes. Depende sa inyo yun kung ano yung isasalang. Mayroon naman siyang shrimp, french fries, chicken nuggets. At siyempre, pwede ka rin mag-bake ng tinapay dito. Ayan po, papakita ko po sa inyo ang loob. Siyempre, bago yan magbukas kayo, dito yung ipaganon yung press niya, araw niya. I-press nyo lang. Atras konti. Backward. Pagsilain nyo na siya. Ayan. Lalabas yan. Siyempre, mayroon din siyang manual. At huwag nyo itong walain yung manual dahil ito po yung katibayan na bumili kayo para po marirepair nila kung halimbawa may sira. Mabibili ito sa halagang 149 real sa Lulu, Damam. Tanggalin natin yun. At bago yan, kailangan natin siyang i-fresh dito. At siyempre yung kamay mo sa ilalim para hindi po siya malalaglag. Kasi pag mag-fresh tayo bigla, mahuhulog yan. Kailangan yung kamay sa ilalim. Ganyan po. Ayan. I-fresh natin siya. Pakyat. Siyempre. Ayan. At sip na po yung ilalim niya. Kunin natin yung karton. Lagay natin dito. At siyempre, kukunin natin yung plastic, di ba? Yan. At ito po yung tinatawag na filter. Filter. At masasala yan dito. Isda. Or pwede kayong maglagay ng isda dito. Siyempre, pag bago kayo maglagay, imamarinate nyo muna, di ba? Para masarap. Ayan po, ilalagay nyo yung manok dyan, or halimbawa, manok, or isda, or basta, or french fries. Mag-bake kayo, at ano, titimplahan nyo talaga. Kasi pag maglagay kayo, hindi naman siya sa mantika, masasalang yan dito sa ilalim, masasala yan. Magandang klase ito. Pag malak na yan siya, siyempre matibay na yan. Hindi na mahuhulog. Pag nakaganon yan siya, mahulog yan. Siyempre, mapipraise po yan dito. Akyat yan.
Diba? Ganun yung paggamit niyan. Ayan. At dito na naman tayo. Ipipihit nyo lang siya 180 degrees. 80 degrees. Mayroon siyang guide. Hindi kayo mawawala dito. Rundan nyo lang yung guide niya. At siyempre, may timer. Ito yung timer niya sa baba. Mag-a-alarm rin to. Magbibil siya kung bago maluto. At ito naman sa ilalim niya. Ito po yung sa ilalim. At para po siyang corner. Ayan po, ang ilalim niya. Ayan po. Ganyan lang po siya. Sasarado nyo lang. Siyempre, ilalak nyo na. Iayusin nyo na pagsira at lagay. Para maayos po yung pagsirado niya. At wala po tayong problema paano sa kurente dahil 220 1500 volts po to. 50 po to siya. Ayan po. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano siya gagamitin. Tara. Ayan. Susubukan na natin at isasaksak na natin to. At ipipihit natin ng 5 minutes bago ipasok yung whole chicken natin. Papasok natin yan dito. 5 minutes lang. Ayan, umiilaw na. Tingnan nyo. Pula at saka green. Ayan po, tatandaan natin. Yun ding degrees niya, kailangan natin ilagay sa 180. Yun po. 180 degrees na po yan. At masyadong mainit po yan. Ayan, andito na yung whole chicken natin. At nakamarinit na po yan. At magbibil na yan. Pwede na natin siyang ipasok para maluluto. Ayan po, sumunog na po. Kitang-kita nyo naman, nagbibel na. At ipapasok na natin, pabuksan natin dandahan para po sip yung gamit natin. Tingnan nyo. At po, at paalala po, huwag nyo pong hawakan to dahil mainit po to. Meron na po tayong chicken na minarinit. At ipapasok na natin dahan-dahan. Paalala po sa mga bata, huwag po itong gagayahin dahil expert lang po ang gagayahin ito, ang glue gagamit ito. Ayan po. Ayan. Kitang-kita nyo. Ganyan po yung posisyon niya. At ipapasok na rin natin siya. Ayan po yung paggamit. Pwede ka rin nahawak sa ibabaw pero huwag masyado. Pero hindi naman siya ganang mainit. Papasok na natin. At tatimer na natin ng 20 minutes. Ayan. Isilipin natin kung ano nangyayari sa loob. Ayan po. Ayan. Malapit na po. Malapit na malapit na. Babalik na naman natin. Ayan. Ayan. Bubuksan natin at sisilipin kung ano yung forma na niya. Ayan po. Yung itsura niya. At papahiran po natin siya ng butter. Nasa sa inyo yun kung ano yung gusto niyong ipapahir. O, pahiran natin siya ng butter. Maya-maya na, kakainan na. At ipapasok natin uli. Ayan. Ayan po, sisi.
silipin na naman natin at babalik tarin natin yung luto natin. Kita nyo naman, no? Ang sarap niya, diba? Ayan. At babalik tarin natin. Kailangan babalik tarin para pumapantay ko yung luto niya. Ayan po, nabaliktad na po yung whole chicken natin. Ipapasok natin ulit. Ayan. Ayan po, sisilipin na naman natin at lalagyan natin ng sauce. At ito yung binaliktad natin at lalagyan natin ng sauce. At ilalagay natin sa gilid. Turahan muna natin. Ang nilalagay ko po yung sauce ay butter po. Nasa sa inyo kung ano yung nilalagay nyo. Ayan po. At malapit na po yung ano niya, luto niya. Ayan, papasok natin uli. Ayan po. Yung minute niya ay continuous lang po. Crunchy na po yan, crunchy. Check natin. Ayan po, natatapos na po yung pagluluto natin ng whole chicken. Ang total po niya ay 50 minutes po bago maluto yung manok. Bubuksan na natin. Simple, tatanggalin natin yung manok. Bubuksan. Ayan po. Ang itsura ng manok. Siyempre, ilalagay na natin yan dito para mas maganda. Ilalayo natin yung konti. Pinukulong natin konti. Ayan. Siyempre, pindutin natin yan para angat. Siyempre, angat. Ayan. Kunin natin. Ilalagay natin yan. Ayan po. Ayan, ang itsura niya. So, at ipapakita ko po sa inyo yung mantika niya. Ayan po yung mantika niya, nakasalang po. Yun, nakabukod po yung mantika niya. So, tapos na naman yung vlog natin. Maraming salamat po sa panonood at sana nagustuhan nyo itong vlog ko ngayon, yung pag-unboxing ko sa air fryer. At maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!